For today's video ay ibabahagi ko sa inyo itong nabili kong fat bike sa marketplace na nakasako. Pero bago natin ituloy ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. First bike ko to at sa totoo lang ay hindi pa talaga ako marunong mag-bike. Kaya naman nagka-idea ko na fat bike ang bilhin dahil sa palagay ko ay mas madali ang pagbalanse dito dahil malaki ang gulong nito. Ibig sabihin mas malaking contact patch o yung surface area na may contact sa ground. Isa pang rason kung bakit fat bike ay dahil nung bata pa lang ako ay ito na ang pangarap kong bike. Sa isip ko noon ay para na akong nakamotor pag ito ang gamit ko. Nakikita ko lang to dati na nakadisplay sa mall at sobrang mahal. Kaya naman ngayon ay naghanap ako ng pinakamurang fat bike sa market. Mamaya babanggitin ko kung magkano ito. Naka-pre-assembled na ito at ang ilalagay na lang natin ay yung front wheel, handlebar at seat post. Sasamahan tayong mag-assemble ng tropa nating si Jet Jet at ng bayaw kong si Kuya Boards. Ilagay na muna natin yung saddle sa seat post. Ang isusunod naman ay yung handlebar. BBM, bayad, buwis muna. No? Sa kaliwa to eh. Ito kaliwa to, dito kaya. Baliktad. Baliktad to, tanggalin mo to. Kasi pag na safe lang kanyan, pag ito, pag ginanon, masasabi. Nagkaroon nga lang ng issue dahil baliktad yung lever ng preno sa harap at likod. Kaya naman kinalas muna namin ito. Kapit ng stem bolts, dapat pantay-pantay sila. Hindi pwedeng yung isa yung uunahin mong isagad yung pagsikip, tapos isusunod mo yung iba. Dapat unti-untiin mo lang bawat isa para magpantay-pantay sila ng kagat. Pagkatapos yan ay ilagay na natin yung handle grips. Then ilagay na natin yung rotor sa front wheel. Anong bawal dyan, Tol? Marunong ka bang mag-bike? Hindi pa.
pwede na natin ilagay yung post sa frame. Sa paglalagay ng front wheel, i-align lang ng maayos yung rotor sa caliper. Sipating maigi at maaari ng higpitan ang back skewers. Yung habang tingnan. Indiretso yung has. Lagyan na natin ng hangin yung gulong. Ang last nating ikakabit ay ang pedals. Bago ikabit ay kailangan grasahan yung thread ng pedal at yung crank arm. Tingnan ang markings kung ito ay left or right. Ang paghihigpit nito ay laging paharap. Ayan, natapos na natin ang ating fat bike. Ito nga pa lang specs nito. Magkano nga ba natin nabili ito? Ito ang price nito. Shoutout nga pala kay Sir Jason Balagtas at sa kuya niyang si Sir Eric para sa smooth transaction. Online ko lang ito nabili sa kanila at sobrang dali nila kausap. Kung gusto nyo rin kumuha ng bike ay ilalagay ko ang link ng post nila sa FB Marketplace sa description box. Salamat ulit kay Jack at kay Kuya Boards sa pagtulong sa akin. Abangan sa susunod na mga video kung paano naging scrambler ang itsura ng ating fat bike. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!